Arsenic poisoning. Isa siyang lason that causes people to get sick. Lason? Paano ho nangyari yun? Pero karamihan sa mga pasyente kasi nagpunta dun sa burol ni Simon. Kumain din ho si Mamabe ng burol. Magbanwa food, yun yung nagbigay ng pagkain dun sa lamay. Pina-check ko yung ano eh, yung tubig na pinanimigay lagi ni Deborah. May substance doon that cures arsenic poisoning. Dimercapto 1, propane sulfonate. Ibig sabihin nun, hindi malagroso yung tubig na yun. Kung may gamot na laman yung bote ng tubig na pinamimigay ni Deborah, ibig sabihin, may kinalaman si Deborah doon sa pagkakasakit ng mga tao. Hindi siya naghihimala. Kailangan imbestigahan at mapaamin ang mga gumawa nito. Yan ang importante. Lahat ng lab results niya came out normal. Negative sa internal bleeding, she'll be fine. Thank you po, Doc. Thank you. Excuse me. Okay, thank you. Ligtas na si Sophia. At salamat sa inyong dalawa. Alam ko, madami akong kasalanan na nagawa sa inyo. Sana mapatawad niyo ko. Sana alam niyo rin ho na pinapakinggan pa rin kayo ni Bro. Sa kanya ho kayo magpasalamat. Kung talaga humingi kayo ng kapatawaran ngayon, sana aminin na rin yung lahat, Mom. Para sa mga taong nasaktan, napahamak at nawala dahil sa ginawa niyo ni Tita. Tulungan niyo po kami na makuha yung justisya, Mom. Isa na rin dun yung nangyari sa nanay namin ni Mira. Sinasadya. Hindi ko sinasadya. Pinuntahan ka ni Fatima. Pero natatakot kasi ako na baka malaman ni Samuel na buhay pa siya. Natatakot ako na iwan ako ni Samuel na layo lang masira yung pamilya ko. Pero pinanindigan namin ni ate ang kasalanan na ginawa namin. Tinago namin ang kasalanan namin. Kami ni Ate Deborah ang nakapatay sa nanay niyo. At para itago yung kasalanan namin, tinapo namin yung katawan niya sa alam niyo ba kung gano'n kami nangulilan sa mama namin? Na pinagkait niyo siya sa amin. Hindi namin siya nakasama ng matagal. Alam niyo ba yun? Naiintindihan ko. Kaya pinagsisisihan ko na lahat ng kasalanan na nagawa ko. Kinalimutan ko yung mga ginawa ko noon dahil naging makasarili ako. Hello, San Andrew. Sana hindi pa ito ang huli. Sana hindi pa huli ang lahat. Sana mapatawad niyo ko. Sana mapatawad niyo ko. Handa na akong itama ang lahat na nagawa ko. Gusto kong tulungan si ate.
Pero kailangan ko siyang talikuran. Handa na akong isiwalat ang lahat ng nangyari. Usap ko nung si Mang Elias, Mom. Siya ko yung sasama sa inyo sa police station. Hinihintay ka na niya. Salamat po. Joy, pasensya ka na hindi ako naging mabuting ina sa'yo, ha? Sana mapatawad mo ako. Mami, alam mo, ang tagal kong hinintay na mahalin mo ako. Pero dahil po sa inyo, naging matatag ako. Pinapatawad na kita, Mami. Buti naman maayos ka na. Mira pala. Uy, enjoy, galing na ako. Ayan, no. Andali, ah. Wala na. Kinako. Thank you, bro. Salamat, bro. Parang... Bakit? Gusto ko sana humingi ng tawad sa'yo. Bakit? Nang dahil sa akin, nawalan ka ng anak. Bakit niyo gawa yun? Bakit niyo pinatay anak barang? Alam ko walang kapatawaran yung ginawa ko, pero gusto kong malaman mo na pinagsisisihan ko lahat ng nangyari dahil sa naging makasarili ako. Ang dami ko nasaktan na tao, pero ngayon, pinagbabayaran ko lahat yun. Sinaktan niyo barang? Dito. Ang sakit. Ang sakit, sakit, sakit. Umasa barang, alam mo yon. Umasa barang, makita niyo yung anak niya. Marinig ni Barang yung boses ni Lucia. Tapos natawagin siyang Nanay Barang. Umasa Barang noon. Pero wala na. Hindi na mangyayari yun kasi dahil sa'yo yun. Naiintindihan ko, Barang, dahil nanay din ako. Pero gusto kong gawin ang lahat para makabawi sa'yo. Saka para mapatawad mo ako. Gusto kong gawin ang lahat para pagbayaran lahat ng kasalanan ko. Hirap, bro. Bigyan mo ako as loob, bro, magpatawad dito. Sige. Pero tutulungan mo yung mga apo ko, ha? Tutulungan mo sila kasi meron silang misyon, eh. Ha? Alam mo kung duha yung anak ko ngayon? Mamahali niya yung mga apo ko. Alagaan niya. At lagi niyang gagawin yung tama. Hindi.